Bagong taon, bagong chika. At ihatid sa inyo ng bagong programang Showbiz sa IZ. Chismis at intriga, latest sa panlasa ng masa. Makakasama nyo sa isang oras na chismisan sa may init na showbiz balita. Jam Tarayo! Showbiz sa IZ! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat. Kung nasa man po kayong lupalop ng mundo, naroon, dyan ka na lang. Ayan na, good morning people of the world. Siyempre ako po, si Jam Tarayo, ang inyong katsikahan every Sunday morning. Ang inyong makakasama sa isang oras na tawanan, harutan, kulitan at siyempre, chikan sa mga may init na showbiz balita. And out of the Philippines. Ayan ha. Showbiz. Good morning. Uy, Mother's Day po ngayon. Happy Mother's Day po sa ating mga ina, mga ilaw ng tahanan. Maraming salamat po. Siyempre, most especially to my mom and to my lola, no? At saka sa mga ate ko. Dahil lahat po ng mga kapatid ko ay mga mothers. Ayan ha, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa paggabay sa aming mga anak at syempre no sa pagtuturo sa amin ng magandang asal, ganun din sa palaging pagiging nandyan at present sa lahat po ng mga pinagdadaanan namin sa buhay. Ayan, mabuhay po kayo mga nanay ha. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At syempre ganun din sa mga aking manunood na syempre no, mother na at tatay pa no. Malaking bagay po ang ginagampanan ninyo sa inyong mga anak o yung mga single mothers dyan. Well, Happy Mother's Day po sa inyong lahat, ano? At syempre, ganun din syempre, doon sa mga tatay na ginagawa na rin ng responsibilidad bilang nanay. Pwede nga yung kanilang asawa ay sumakabilang bansa, sumakabilang bahay, ayan. Pwede rin namang sumakabilang buhay, ayan. Now, Happy Mother's Day din po sa inyong mga tatay dyan na wala na mga partner, pero patuloy pa rin ang pagtaguyod at pag-aalaga sa inyong mga anak. Ayan. Syempre, no, eto pa. Bukas, no? Bukas po ay eleksyon na, halalan 2022 na. Nakuha, ngayon pa lang, hanapin nyo na ang inyong mga presinto kung saan kayo boboto. Para at least, ano, pagdating nyo doon, dire-diretso na dahil iniiwasan pa rin po ng ating pamahalaan na tumagal tayo sa mga, ano, mga polling precinct. Kasi, no, meron pa rin banta po ng COVID-19. Kaya, kung hanggat maaari, may kodigo ka na, mas maganda. Para at least, pagdating doon, ano, hindi ka na manguhula kung sino yung iboboto mo. Hindi ka na magtatanong sa mga kapitbahay mo nga nandoon din, o mga kumari mo, na makikimarites ka kung sino yung iboboto nila at yun nilang din yung iboboto mo. Naku, ngayon pa lang po, mag-research na kayo. Kung pwede, meron pa kayong natitirang ano, natitirang isang buong araw, no? Mag-research kayo kung ano ba ang mga standard nyo sa mga iboboto ninyong susunod na leader ng ating bansa, ano? Mahalaga mag-research po kayo doon sa mga reliable sources. Parang awa nyo na mga kabataan, most especially, no? Mag-research po tayo doon sa mga reliable sources. Suriin natin ang maigi kung sino ba at ano ba dapat ang magiging katangian ng magiging susunod na mga leader ng ating bansa. Naku, pinaka-importante yan. At syempre, no, hoy, sa botohan, bawal daw ang mag-selfie. Yan, bawal ang mag-selfie kahit pa sabihin mo nga, nakita ko yung friend ko so mag-selfie kami. No, bawal po yan, ipinagbabawal po yan ng COMELEC. At ganun din, ano, yung mga nagkakaroon po ng pangamba na baka magkaroon ng brownout sa araw ng eleksyon. Sinabi na po yan ng NGCT at syempre ng NTC na rin, telecommunications company, na bawal po or hindi sila magkakaroon ng maintenance and repair sa araw po na yan. Para at least, no? Talagang swabe lang. Syempre kapag ka nagkaroon ng maintenance and repair, yung ibang regions ng ating bansa or ng ating mga probinsya, posibleng mawalan sila ng kuryente, internet connection, signals, ano. Yun po ang iniiwasan natin. Para at least, no, transparent at talagang hindi magkakaroon ng aberya itong eleksyon natin na to. Naku, samahan niyo po kaming magdasal at talagang isiping mabuti, no, ang susunod na magiging mga leader ng ating bansa. No, pagdasal po natin yan. Yan ang pinaka-importante kasi dapat guided pa rin po tayo ng puong may kapala. Ayan. So, eto na nga. Syempre, inaanihan
po kayo nakichismis sa ating talakayan ngayong araw via our DWIZ Facebook page. Yan ang DWIZ 882. At syempre makijoin sa amin via Twitterverse by using the hashtag, showbiz sa IZ. Ayan ha, syempre no, live the live din tayo via YouTube, DWIZ 882. At syempre pwedeng-pwede rin kayong mag-download ng aming app, DWIZ 882 app. Available po yan both iOS and Android phones. Ayan. Hoy, pwedeng-pwede kayong mag-comment sa ating Facebook live ha. Comment-comment kayo lang po dyan ang inyong mga gustong ipabati, no? Binabasa po namin yan at babasahin po namin yan para sa inyong lahat. So ayun na nga no, ikalawang linggo na po ng Mayo, but we will still be giving you the hottest showbiz news of the week na nakala po syempre ng buong DWIZ team. Ayan o, syempre no, sisimulan natin yan. Uy, ito ha, new beginnings ito. Hashtag new beginnings. Dahil na nga naman, sa Lunes, sa darating na Lunes, eh, magkakaroon na rin tayo ng new beginnings kapag lumabas na ang resulta ng magiging eleksyon. Ayan. So, eto na nga, nanganak na si Winwin Marquez. Naku ha, sa kanyang Instagram account, ipinost ni Winwin ang picture ng kanyang baby girl. Our little princess, Luna Teresita Rain. Naku, three letters. Tanging caption ng 2017, Rina, Hispano-Americana. December 18, 2021, ang kumpirmahin ng beauty queen actress ang kanyang pagdadalang tao. Pero tikom ang kanyang bibig sa identity ng kanyang partner. Sa bisperas ng bagong taon na December 31, 2021, nagkaroon ng baby shower si Winwin at inanunsyo na babae ang kanilang magiging anak. Noong January 29, 2022, sabay na humarap sa camera si Winwin at ang kanyang partner para sa isang vlog. Pero naka-blur ang mukha ng lalaki. Dito'y paniliwanag ng lalaki ang dahilan kung bakit ayaw muna niyang ipakita ang kanyang mukha. Sabi nila ni Winwin, privacy reasons ang dahilan, pero hindi naman nagtatakip na mukha ang lalaki kapag namamasyal sila sa labas. Hoy, alam mo, may nabasa nga ako mga comment dito. Ang sabi daw na, kesyo baka may ibang pamilya, ganyan-ganyan, may pinoprotektahang pamilya yung lalaki. Alam mo, nilinaw na po yan ang actress, na beauty queen actress, na wala. Talagang ano lang talaga, gusto lang talaga nilang maging privado. Gusto lang talaga ng partner niya na maging privado. Alam mo, they do have a choice. If they want to be private sa kanilang relationship or sa kanilang identity, choice po nila yan, no? And as fans, no, respetuhin po natin yan, mga CZ. Kahit na nasi-circulate na talaga yung mukha nitong boy sa social media, dahil nga meron tayong mga fans na nagpo-post na rin ng pictures niya kapag kunwari nakikita si Winwin at saka yung asawa niya o yung tatay ng kanya, yung partner niya na magkasama sa mall, naglalakad, ano, pinopost din naman at pinapakita rin naman talaga yung face ng lalaki. Yun nga lang, talaga nga, siguro sa social media, mga interviews, ganyan, ayaw nilang talaga nga ma-broadcast ang kanyang face. Ayan. Hoy, ah, ito pa isang napansin ko, ang haba ng pangalan ng baby. No? Alam mo ha, yan yung pinaka-struggle actually ng mga bata ngayon. Na talaga nga, yung nabuntis na nga, na 2000s, yung mga parents nila. Because, ano na yan eh, new era na yan eh. Kumbaga, pahabaan na talaga ng pangalan yan. Hoy, ah, alam nyo ha, mayroon akong pamangkin na three words yung kanyang pangalan. Three words. Siyempre, hindi ko nababanggitin kung ano yung pangalan ng pamangkin ko. Pero three words siya. Na napagtripan lang na itong ate ko. Feeling ko lang din naman kasi ang plano niya lang talaga, two names lang ang pangalan ng anak niya. Pero since na may Chumika na isa kong kapatid at sinasa, at dati nagtatrabaho yan sa foreign exchange sa isang mall. Ayan ha. Sinabi niya na kapag kanilagyan mo daw ng currency, for example, peso, euro, ganyan-ganyan, yung pangalan ng anak mo, swerte daw, at hindi ka talaga maghihirap sa buhay. Yan yung paniniwala na sinabi niya dun sa ate ko. Hoy, sinunod ng ate ko yan, friend! At ngayon, no, nagre-reklamo na yung pamangkin ko kung bakit napakarami niyang pangalan. Sabi niya, ang palayo niya kasi, three letters lang. So sabi niya, pwede bang ito na lang ang ilagay ko, mommy? No? Alam mo, struggle yan sa mga bagets talaga. Pero ganun pa man, no? Syempre, very happy tayo sa blessing na natanggap neto ni Winwin Marquez. Ayan. Hoy, meron pang isang nanganak. Meron pang isa. Eto na nga, Jeneline Mercado and Dennis Trillo. Welcome their first child. Inanunsyo ni Jeneline na siya ay nanganak na sa kanyang vlog na in-upload noong May 1. Una, pinakita ni Jeneline ang nursery room ng kanilang magiging baby. Mga gamit ng bata, pink couch, cabinets, at organizers. Nang biglang mag-flash ang 4/25/22.
sa kanyang vlog ito ha. At doon na ni-reveal ng couple na nanganak na pala ang actress. Sabi pa ni Janeline, check up lang dapat kami ngayon. Bigla na lang kami manganganak na raw. Hindi kami ready. Inamin naman ni Dennis na kinabahan siya sa biglaang panganganak ng actress. Susunod na ako sa operating room. Medyo kinakabahan ako. Alam mo ha, huy, marami talaga mga ganyang pangyayari na talagang, alam mo talaga sa sarili mo, syempre in-ultrasound ka at talaga namang hindi ka pumapalya sa schedule mo. Pero no, kapag ka talagang lalabas na siya, kahit pa merong specific na date na binigay sa'yo yung OB-GYN mo. Kapag ka talaga nga, kung ano yung nakalagay doon, minsan nga sinasabi, pwedeng 1 week before, pwedeng 3 days before, or pwedeng after nung binigay sa'yo na date. No? At dyan nagulat si Janeline, kasi alam ko, uy, hindi pa po ako nabubuntis ha. Disclaimer lamang ha. Pero alam ko ha, kapag ka ganyang kabuwanan mo na at malapit ka na talagang manganak, sunod-sunod na talaga ang check-up niyan. Kasi syempre, chine-check ng doctor kung baka merong kung maganda ba ang posisyon ng bata, kung maganda ba ang heartbeat niya, kung mahihirapan ba ang mommy na maglabas ng bata, ganyan. Kasi yun yung pinakamahirap eh. Yung talagang paglalabas ng bata, delikado po yan. Well, ganun pa man, congratulations, kumaring Janeline at syempre kumparing Dennis sa inyong baby. Ayan. Hoy, ito na nga, magbabalik po ang showbiz sa IZ pagkaripas po ang ilang mga paalala. Showbiz sa IZ. WIZ. Showbiz sa IZ. Ayan na nga, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nagbabalik po ang showbiz sa IZ. Kasama niyo pa rin syempre ako, Jam Tarayo. Ayan ha, good morning po sa inyong lahat. Uy, eto na nga, dahil punong-puno ng love at prettiness, eto nga araw na ito, dahil Mother's Day na rin, ano? Eto naman, isang kakapanalo lang sa isang prestigyosong kompetisyon. Ayan ha. Si Celeste Cortesi bilang ating pinakabagong Miss Universe Philippines 2022. Congratulations sa you, girl! Ayan, sobrang pretty na ito ni Bakla. No? Sobrang pretty at sobrang witty. Talagang talagang ito na ang representation talaga ng perfect body. Ayan ha siya. Nakuha, good luck. Siyempre, no? For sure, ito ay simula pa lang ng journey niya as a beauty queen. Dahil panigurado, sunod-sunod na rin ang kanyang mga pag-eensayo, kung anong kaliwaang mga pagbabanat ng isip, buto, katawan, ayan ha. Kaliwaan na yan ha. Siyempre, para preparasyon niya na rin sa kompetisyon niya, yung pinaka-big break ng kanyang life na magiging isa siya sa mga delegado or representative ng Philippines sa Miss Universe 2022. Miss Universe? Bakit mo 2022, no? Pero sa Miss Universe, ayan na, syempre siya ang napiling representative ng Pinas. Kaya, ano, congratulations sa'yo. At ang naway, lakasan mo ang loob mo and confidence lang, girl. Sabi nga ni Pia Wurzbach, confidence with a heart. Ayan! Hoy, eto na nga, naglabas ng saloobin ang nagwaging Miss Universe Philippines 2022 na si Celeste Cortesi. Sa Instagram post ng beauty queen, sinabi nito na hindi maaalis sa kanyang isip ang ama at ina na inspirasyon niya sa kompetisyon. Ayan, kombinasyon aniya ng mahigpit na pagsasanay at pananampalataya ang sandigan niya sa laban. Payo naman ni Celeste sa mga nangangarap na maging beauty queen na maniwala lamang sa sarili at sa pangarap at huwag mawawalan ng pag-asa. Ito ang ikalawang beses na nakakuha ng National Pageant Crown si Celeste matapos sungkitin ang corona sa Miss Philippines 2018. Uy, hindi lang pala niya ito yung first time na nanalo, ha? Well, congratulations, girl. Alam mo, pinatunayan mo lang talaga sa lahat ng iyong mga fans na kahit ano pa mang prestigyosong pageant ang salihan mo, eh, talaga nga namang you will always bring home the bacon. Yan. Yan ang idiomatic expression pagdating sa mga ganyang success natin in life. Uy, ha? Maganda yon. Dahil alam mo, ha, ang inspirasyon niya is parents niya talaga. Alam mo, is very true. Kasi, no, yung mga magulang natin na yan, yan ang ano natin eh, source of strength, confidence, talaga nga naman. Sila talaga ang number one na magpupush sa'yo na kaya mo yan, magaling ka, huwag kang magdalawang isip. No, not only our parents, also our family. Yan ang pinaka numero uno nga suporta na talaga nga solidong suporta na matatanggap mo or na magkakaroon ka every time na, hindi lang every time na meron kang success like this one, no? In every life,
sila talaga yung ano eh, sila talaga yung source of strength mo talaga and confidence syempre. Ayan, kaya congratulations Celeste, ano? Sana po eh katulad nga na sinabi ko kanina eh kayanin mo ang pagbabarat ng utak, buto at katawan para dito sa iyong darating na kompetisyon bilang Miss Universe. Ayan. Hoy, eto pa isa. Hindi lang naman talaga si Celeste ang nag-agaw eksena naman talaga dito sa Miss Universe 2022 pageant na naganap noong April 30 sa MOA Arena. Hindi rin naman papakabog at agaw pansin din ang dazzling outfits ni Pia Wurtzbach sa naganap na Miss Universe Philippines 2022 Coronation Night na ginanap daw sa MOA Arena. April 30 ang mag-host ang beauty queen with just not one but four gowns na obra ng kilalang mga fashion designers. Ayan ha, ipa-flash natin sa screen ha. Sa unang look ni Pia, plinex niya ang one-sided Filipiniana gown na may feather embellishments na obra ni Mark Baumgartner. Na-inspired naman o sa white gown na suot ni Gloria Diaz, ang Philippines' first Miss Universe. Ang kanyang second look ay inspired sa sikat na flower pina sa gown ni Margie Moran nang kinoronahan siya sa Miss Universe noong 1973. Pinili naman ang beauty queen ang obra ni Luisa Pangilinan na sa kanyang third look na inspired sa kanyang DIC crown nung nanalo siya sa Miss Universe 2015. Finale look naman ni Pia ang red one shoulder gown with gloves na dinisenyo ni Glady Echavarri at Atsuko Kudo. Alam mo ha, eto talaga totoong nag-trending yung mga outfitan talaga ni Pia dahil kada rumaraan pa siya doon sa aisle netong Miss Universe event. Eh talaga nga namang agaw eksena at parang akala mo talaga eh kasama siya sa mga contestants. Ano? Pero ganun pa man, no, syempre alam naman natin yan na talaga nga namang sobrang ganda, sobrang sexy at a beautiful with a heart etong si Miss Pia Wurtzbach. Kaya nga naman ano, talaga nga ano, alam ko ha, who yung mga friendship ko na nasa LGBTQA community. Talagang idol na idol nila ito si Pia Wurtzbach. At dahil tignan mo nga naman fierce, pretty, sexy, di ba? At talagang cool din naman ito si kumaring Pia. Kaya ayun, hindi rin naman nakapagtataka na talagang nga namang ano ha, talagang nga namang bigay na bigay siya sa kanya mga outfit no, sa Miss Universe 2022. So eto na nga isa pa, regarding din ito sa Miss Universe. No, matapos ang ilang araw na pananatili sa Pilipinas, nagpaalam na rin si reigning Miss Universe 2021 Harnas Sandu kung saan babalik na siya sa New York. Ibinahagi ng beauty queen na hindi na siya makapag-antay na makabalik sa Pilipinas kung saan inilarawan pa nito bilang the best kung saan nakapasya nito sa Vegan Ilocosur. Base sa Instagram stories na in-upload ng 22-year-old, uy, bata pa pala siya. Grabe, mas matanda pa ako sa kanya, no? Pero syempre, hindi ko na mabalitin ang inyong ko, no? Nagpasalamat naman ito sa pagmamahal at support type na ipinakita sa kanya ng bansa o ng Pilipinas. Matatanda ang nagsilbi bilang isang hurado si Harnas sa idinaos na coronation ng Miss Universe Philippines kung saan kinoronahan ang Pasay Beauty Queen na si Celeste Cortesi. Hoy, alam mo, nakakatuwa. Nakakatuwa ito si Harnas kasi follower ako nito sa Instagram at talagang ni-research ko din. Mostly ng kanyang mga Instagram stories ay Pinoy food delicacies, no? Talagang pini-feature niya doon at sinasabi niya na masarap, na it's yummy. Siyempre, English yung delicious. Ganyan. Masarap na yung mga foods natin dito sa Philippines. At talaga nga naman, iba rin kasi naman talaga ang pakikisama ng mga Pinoy. Napakaano natin eh, yung ating pagtanggap sa kanya, overwhelming daw, sabi na itong beauty queen. At talaga nga naman na-enjoy niya ang Pilipinas. Naku, sana nga, no? Sana nga makabalik siya sa Pilipinas. And I can't wait na ikutin niya, libutin niya ang lahat ng mga tourist spots natin dito sa Philippines dahil for sure mag-e-enjoy siya at talagang mamahalin niya ang Pilipinas ng paulit-ulit. Katulad syempre ng pagmamahal natin sa ating bansa. Ayan! Hoy! Eto pa isang agaw eksena sa Met Gala 2022. Pinag-usapan ng netizens sa mga Hollywood celebrity na dumalo sa inaabangang Met Gala. Nabatid na Gilded Glamour ang tema ng naturang fashion event ngayong taon kung saan ginanap
ang ikalawang bahagi nito na In America, an Anthology of Fashion. Kabilang sa mga dumalo si Blake Lively. Suot ang isang rose gold gown. Kasama niya rin sa nasabing event ang kanyang asawa na si Ryan Reynolds. Uy, nag-trending to ha. Suot naman ang isang classic tux. Rumampa rin sa red carpet ang singer na si Billie Eilish. Suot naman ang isang silk corset dress. Present din sa naturang event ang magkasintahang Kim Kardashian at Pete Davidson. Agupansin rin ang mga glamorosang kasuotan nina Lily James, Kendall Jenner, Gigi Hadid at Olivia Rodrigo. Uy, totoo yan ha. At alam mo ha, etong si Blake Lively at saka si Ryan Reynolds. Talaga nga namang nag-circulate talaga itong photo nila dun sa Met Gala event. Na talagang gulat na gulat ito si Ryan Reynolds at talagang amazed na amazed, gandang-ganda siya sa kanyang asawa. No? Uya, kahit ako, shinare ko tong post na to ha. Kasi alam mo ha, bibihira lang ang mga, actually ha, sa panahon ngayon ha, bibihira na lang at talagang bilang mo rin naman talaga sa mga daliri mo ang mga lalaki na kinukompliment pa rin ang kanilang mga partner up until now. Kasi lagi nilang sinasabi na ano eh, na alam ko namang maganda ka, hindi ko naman na kailangang araw-arawin na sabihin sa'yo. Pero us girls ha, ako ha, I'm only speaking up. Ito naman ay aking opinion lamang, ano. Na, syempre, no, paminsan-minsan gusto rin natin na sinasabihan tayo na, wow, ang ganda naman ang outfit mo today. Ang ganda naman ang hair mo today. Ang ganda mo naman today. Mga ganyan, di ba? Malaking bagay na yon sa para sa ating mga babae na paminsan-minsan kinukompliment pa rin tayo ng ating mga partner. Kahit na mag-asawa na, ano, importante pa rin dapat na palagi mo pa rin pinaparamdam sa asawa mo or sa partner mo, sa jowa mo, kahit sa friend mo man lang na you're pretty and ano ha, hindi pa rin nawawala yung kilig, yung butterfly sa aking stomach whenever I see you. Ayan! Hoy, ayan! Pinakilig ko na naman ang aking sarili. So, eto na nga, isa pang viral sa Met Gala. Dahil viral ngayon ang reality show superstar na si Kim Kardashian dahil sa suot na gown sa pagdalo ng Met Gala 2022 sa New York City. Ang gown kasi na suot ni Kim ay sinuot din ni Marilyn Monroe. Tinaguri ang American sex symbol noong dekada 60. Suot ito noon ni Marilyn ng awitan niya ng Happy Birthday song si dating US President John Kennedy sa Madison Square Garden sa New York. Nagkakahalaga daw ng $1,440 ang damit na inauction noong 1999. Muling ibinenta ang gown noong 2016 sa halagang $4.8 million. At nakuha ng Ripley's Believe It or Not Museum. Ipinasuot ang makasaysayang damit kay Kim ng Ripley's at kasalukuyang hawak ang record bilang pinakamahal na damit na ibinenta sa auction. Ayan ha. So, eto na nga, magbabalik po ang showbiz sa IZ. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Showbiz sa IZ. WIZ. Showbiz sa IZ. Ayan! Hello, hello! Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Nagbabalik po ang showbiz sa IZ. Kasama niyo pa rin, syempre ako, Jam Tarayo. Hoya, bago ko sundutan, yung binasa kong showbiz news tungkol nga dito sa unkabogable na Met Gala gown neto ni Kim Kardashian. Gusto ko lamang po batiin ang mga nakasubaybay sa atin na ngayong araw. Most especially sa aking nanay, Elvie Tarayo. Hello, happy Mother's Day, Mom. At syempre, no, sa nanay ng aking partner, si Miss Amelia Soriano. Hello, happy Mother's Day po sa inyong dalawa. At syempre, ganoon din sa aking lola na talaga nga namang malakas na malakas pa rin hanggang ngayon. This, kahit na 92 years old na siya, ha? Take note, 92 years old. At talaga nga namang malakas na malakas at napaka ganda pa rin. Ang aking lola na si Agapita Lavendia, aking auntie na si Natividad Lavendia. At syempre, doon nga sa mga nabanggit kong mga kapatid ko na syempre mga mother na rin, si MJ Molina, kaya Grace Baguno, kaya Bella Garcia, kay Jollibee Tarayo. Ayan ha, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At syempre, no, sa lahat ng aking friends and relatives na nanay na rin ngayon. Ganun din na syempre, no, sa mga lalaki kong mga kaibigan na friends na talaga nga namang tinataguyod mag-isa ang kanilang mga babies. Ayan ha, happy Mother's Day po sa inyong lahat ha. Hoy, binabati ko rin syempre si ang aking tatay na si Julie Tarayo. At syempre, no, ang aking pinsan na si Jez Albelda, kaya Lori Buwan, ayan, mothers na rin yan pareho. At kay Jelina
Tarayo. At syempre ganoon din sa aking kuya na si Jetta Tarayo. Hello ha, hello, hello po sa inyong lahat. Hello from New Zealand po yan, si Sir Jet. At syempre ha, doon po sa laging nakasubaybay po sa showbiz sa IZ, maraming maraming salamat po dahil lagi po kayo nandiyan para panoorin ako at pakinggan na aking mga chismis in life. Ayan ha. So ayun na nga. Hoy, alam mo, totoo yan. At talagang sobrang kitang-kita mo rin talaga ang kurba ng katawan nito ni Kim, no? Alam mo si Kim Kardashian, talaga nga namang siya ang ano ah. Ako, this is just my opinion ha. Pero sa kanilang magkakapatid, I think siya ang pinakamayaman. Ito, correct me if I'm wrong ha. Pero since si Kylie Jenner kasi, talagang in a very young age, millionaire, billionaire na talaga siya. Pero napapabalita pa rin na ito si Kim, since marami nga kasi siyang business eh, mga collaboration, brand collaborations yan, marami siyang mga ganon, na talagang siya pa din ang kinoconsider as yung pinakamayaman sa kanilang magkakapatid. Ano ha? Hoy, huwag niyo akong i-bash ha, kung sino man yung mga fans ni Kylie Jenner dyan ha. Ito rin naman ay base sa aking nabasa lamang. So ayun na nga no, we are very astonished sa itsura talaga rito ni Kim Kardashian. At talaga nga namang uya, nagiging evident na rin na talaga nga sobrang happy na siya sa kanyang love life ngayon. Dahil siguro less stress na rin at syempre hindi niya na masyadong iniisip yung mga nangyari sa kanyang divorced husband. Yan. So ayun susunod! Ito pa isang nakakalungkot na pangyayari, no? Nagsalita na ang umano'y third party sa hiwalayan na content creator na si Zainab Harake at rapper na si Skastakli. Ayon kay Yvette Wilson, ito yung third party, ha? Magkaibigan lang daw sila ni Skasta na nagsimula pa noong dumadulo ito sa event ng na kanyang inoorganisa. Sa larawan namang kumalat na couple shirt nila ni Skasta, sinabi ni Yvette na pinabili lang ito ng rapper sa US at isinuot sa airport nang dumating siya sa Pilipinas. Witness naman ang Yvette o si Yvette sa magulong relasyon ng dalawa at nanatiling neutral dito. Alam mo ha, minsan itong mga nadadamay dito sa hiwalayan itong sikat na couple na to. Kasi alam mo, nabasa ko yung conversation neto ni Zainab Harake at ito ni Miss Yvette Wilson. Talagang nag-circulate siya sa social media at binigyan din naman kasi ng pahintulot ni Zainab Harake na i-post ito ni Yvette sa social media para at least, diba, hindi na siya makawawa. Wala na siyang mga bashers kasi nakakatanggap din daw siya ng mga death threats galing sa mga fans neto ni Zainab at saka ni Skastakli. Dahil nga, di umano ay nanghimasok siya dun sa relasyon nung sikat na couple na to, no? Pero alam mo ha, sinabi ni Zainab na ayoko nang palakihin, pwede mo itong i-post. Alam ko naman at naniniwala naman daw ito si Zainab na wala talaga o hindi talaga siya third party. Dahil ito rin naman pala si Yvette ay napunta rin naman doon sa bahay ni Zainab Harake. At talaga nga, do hindi niya pa ito talaga close, hindi niya pa masyadong nakakausap, alam at nilino naman din daw sa kanya ni Skastakli noon na kaibigan lang daw itong si Yvette. Ayan. Doon nakakaawa yung mga nadadawit sa mga ganitong mga issues ng mga sikat na couple. Kasi lalo na ha, kung hindi totoo, do hindi naman natin alam, no? Kasi di umano lang naman itong mga basis natin, ano? Pero since nga yun yung pinost ni Yvette at talaga nililaw din naman ni Zainab, no? Naniniwala naman tayo doon. Pero ganun pa man, ano? Nakakaawa. Kasi alam mo, grabe yung stress, depression na pwedeng ibigay sa tao. Kasi sikat yung couple eh. Sikat yung couple na nadawit ka doon sa gulo nila at hindi mo maiiwasan, hindi mo rin masisisi yung mga fans na nagre-react sila ng ganun. Nagre-react sila dahil nagsi-circulate yung photo sa social media. Tapos, meron pang sikat na Marites na nakisaw-saw na talaga nga namang pinaniwalaan ng mga tao. Kaya, yun sa tingin ko. Ako lang naman ha, this is just my opinion. Pero parang ayun ang nagpalala doon sa sitwasyon na itong tatlong tao na to. Lalo na sa sitwasyon na itong involved nga na si Yvette Wilson. Pero ganun pa man, mukha namang masayang-masaya na ang life ni Zainab Harake na, no? Bonggang-bongga rin naman ang prepare na celebration para sa 1-year-old celebration ng kanyang baby na si Dia. Hoy, napanood ko talaga yung vlog neto ni Zainab. Talagang star-studded. Etong first birthday ni Dia. Lahat ng mga friends ni Zainab sa showbiz. Luis Manzano and his wife. Si Jessie Minjola is also there. Donalyn Bartolome is there. Talagang si Christina Samson is there. Sino pa ba?
yung the Vex Battalion is there at talagang maraming pang mga artista ano at saka mga sikat na vloggers, no? Though hinahanap si Skasta Klee, pero since nga dahil hindi nga naging maganda ang sitwasyon ng kanilang relasyon ni Zaina Barake, eh siguro naman eh nahiram niya itong bata at nag-celebrate siya ng hiwalay. Meron ganun pa man, ano, syempre pinagdadasal natin na kahit na ganun ang mangyari sa kanila, sana maging okay sila for Bia, 'di ba? So eto na nga susunod. Hindi nakalusot sa tanong ng mga netizen ang vlogger YouTuber na si Will Dasovich. Matapos ding mag-post sa kanyang Instagram account ng isang litrato kasama ang aktres na si Carla Hanpris. Kasunod ito ang naging boyfriend reveal post ng kanyang ex-girlfriend at vlogger cosplayer na si Aloja Gosheng-Piao sa kanyang social media account. Sa IG post ni Will, kanyang ipinakita ang pamamasyal kasama si Carla na tila nagtataguan sa Urban Light Installation sa Los Angeles County Museum of Art. Dahil dito, maraming netizen ang nagulat at naintriga kung gumaganti ba si Will sa naging post ng kanyang ex-girlfriend. Matatanda ang November na una karang taon nang maghiwalay sila Aloja at Will na umani din ang iba't ibang reaksyon sa mga netizen. Oy, eto yung ano ha, eto yung nag-viral, yung rice cooker, yung saing-saing na talagang nakisama pa yung kanilang architect nung dapat sana na ipapatayo nilang bahay. Kaya, eh wala namang masama kung magkaroon sila ng hiwalay na relasyon ngayon. Siguro, bilang respeto na lang din doon sa babae kay Alodia. Kaya, di umano eh, inantay niya na lang na maglabas muna si Alodia ng kanyang partner bago siya, no? Posible naman yung mangyari. Ano yun eh, parang respeto mo na lang din sa dati mong partner. At syempre, respeto mo sa kanya bilang babae na minahal mo rin naman, ano. Syempre, importante pa din na kahit pa sabihin mong inantay, or siguro yun na lang din yung naging go signal ni Will para, alam mo yun, ilabas niya rin yung kanyang, yung nagpapasaya sa kanya ngayon. Pero alam ko ha, may lumabas na interview na hindi pa daw sila. They're just friends, special friends, dati pa daw, magkaibigan na sila nato ni Carla, na ngayon, eh, mas naging close sila dahil nga, magkasama sila sa ibang bansa. Ano? Pero ganun pa man, no, syempre, we are very happy for Alodia. Oy ha, nagbaviral yung mga TikToks na ni Alodia ngayon na kasama etong partner niya. Kasi nga naman, ano, game na game din talaga tong partner niya sa mga kalokohan na ito ni Alodia, mga TikTok videos niya, ano. And we are very happy for our, ano, for our idols. Syempre, no, na nagkakaroon na sila ng masayang buhay, masayang love life. Syempre, good love life or happy love life is equals to happy career. Ayan, ha? Less stress, happy career. O, eto na nga susunod! Isang bagong uri ng insekto na nadiskubre ng mga mananaliksik mula sa Virginia Tech sa United States ang binigyan ng pangalang isinunod sa multiple Grammy-winning artist na si Taylor Swift. Biruin mo nga naman, pati ba naman insekto, pinangaran pa kay Tay-Tay, ano? Tinawag ito nga Nanaria Swiftae, o Swift Twisted Claw Millipede, na kabilang sa 16 na bagong species ng Twisted Claw Millipedes. Napatid na natagpuan ang Appalachian Millipede. O tama ba? Correct me if I'm wrong. Pero Appalachian Millipede sa Fall Creek Falls State Park sa Spencer, Tennessee. Kung saan na nagsimula ang career ng singer. Ah, kaya naman pala. Aminado naman ang lead scientist ng naturang pag-aaral na si Dr. Derek Hennen na isa siyang fan ng singer at paraan niya ito upang mabigyang pugay si Swift. Hoy, alam mo ha, hoy, sa mga viewers ko dyan na Swiftie, na talagang kinikilig dito sa balita na ito, ano. We are very happy for Taylor Swift. Uy, syempre isang malaking karangalan na bigyan ka ng ganitong oportunidad, ano, or ng ganitong title, ganitong titulo, na talagang dahil nga sobrang idol na idol ka nung scientist na nakadiscover nung millipede na yon, ay ipinangalan sa'yo or parang ikaw ang naging inspirasyon nung pagpapangalan nyo doon sa millipede na yon, na talagang bagong species or kakatagpo lang, parang ganun, wala pa talagang existing, ayan ha. Siguro crossbreed yun, ano? Kasi kapag ang mga bago, di ba, mostly mga crossbreed. So ayun na nga, ano, na talagang malaking karangalan ito for Taylor Swift. At syempre, no, sa mga Swiftie dyan, syempre, baka naman, baka mamaya magulat ako, gusto niya rin makakuha na itong millipid na to, ha? Baka isama niyo to sa collection nito for Taylor Swift, ha? So ayun na nga, ha? Siyempre, no, magbabalik po ang showbiz sa IZ. Kasama niyo pa rin, siyempre, ako, Jam Tarayo.
Showbiz sa IZ. EWIZ. Showbiz sa IZ. Ayan! Hello, 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 hello po sa inyong lahat. At syempre, nagbabalik po ang showbiz sa IZ. Kasama niyo pa rin syempre ako, Jam Tarayo. Ayan ha. Hoy, eto pa. Syempre ha, gustong-gusto ko rin naman talagang ibigay sa inyo ang viral story na ito. Dahil viral ngayon sa social media, sina Barbie Imperial at kay Brosas. Matapos mapasabak sa Tagayan, sa gitna ng kanilang caravan. Sa video na ipinost na isang netizen, habang nasa gitna ng caravan si Barbie, isang lalaki ang lumapit at nag-abot ng isang baso ng alak na agad namang kinuha ng aktres saka ininom. Umabot ng 113,000 likes at 6.7 million views and still counting ito ha, mga friends ha. Ang naturang video na umani ng 5.9k comments sa mga netizen. Samantala, viral din ang video na ipinost ni Kay Brosas kung saan napasabak din ito sa kantahan at inuman habang nagsasagawa ng caravan sa Quezon City. Dahil dito, umani na iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang pakikijamming ng komedyante kung saan nakalibre ang mga tao sa pa-concert ni Kay Brosas. Ay sa mga netizen, ganong klase ng tao ang kanilang gusto dahil walang arte at marunong makisama sa publiko. Hoya, mostly ha, actually napanood ko itong video na to. Most of the comments are positive talaga. As in swear, dahil lalong-lalo na para dito kay Barbie Imperial. Si Barbie Imperial po, known siya for, dahil nga maganda, makinis, ganyan. Parang iniisip ng mga tao, maarte, ganyan, at talagang pa-social, ganon. Pero hindi, eto po kasi si Barbie Imperial, ay lumaki siya sa tabi ng riles talaga. At eto talaga, pinagdaan niya talaga ang kahirap-hirapan ng buhay. Kaya naman, pakikisama talagang magaling siya. Magaling talaga siya makisama. At syempre, itong mga artista na to, alam naman natin na talagang siguro occasionally, napapainom sila ng alak. At ito ang isa sa mga paraan nila para ipakita nila sa mga tao na, hey, tao rin kami. Kahit na tinitingalangan nyo kami, idol nyo kami, still, tao pa rin kami. Ano? Talagang kung ano yung kinakain mo, pwedeng kinakain ko din yan. Kung ano yung kinakain ko, pwedeng kainin mo rin yan in the future. Diba? Kung ano yung buhay na meron ako ngayon, syempre hindi rin ako magtataka kung in the near future, magkaroon ka rin ng buhay na meron ako. Ano? Tao sila. Yun lang. Yun lang yung main tao sila. Meron din kasi akong mga nakikita na ng babase. Keso daw na, hindi daw magandang ehemplo kasi imbis na maganda yung ipakita nilang action during campaign period, pinapasama pa daw nito dahil nga gumawa sila ng mga ganitong action. Pero no, kung it's their choice naman eh. Kumbaga, ano nila yon eh. Pagkatao nila yon, career nila yon, pangalan naman nila yung nakataya. Hindi naman pangalan mo, be. Ano? Kung ito ang kanilang paraan ng pakikisama doon sa habang nagka-caravan, at talaga nga namang alam din nila sa sarili nila na nasa tamang edad naman ako, hindi naman siguro masama. Though, naging masama lang for us kasi nga public personality sila. At kung yung mga nag-iidol sa kanila na mas bata, posible nga, yung gayahin sila na hindi talaga maganda kasi dapat talagang hindi kasi nga bagets pa. Pero, at the end of the day, ang pinaka-bottom line dito is that nakisama sila. And normal naman actually yung ginawa nila. Hindi lang nagiging normal para sa atin dahil public personality. Pero ang mahalaga, natuto silang makisama. Alam mo yun, nakikibagay sila sa mga taong nakakasalumuhan nila. Ayan. At then siguro naman, hindi rin naman ito nakasama din sa image nilang dalawa. No, lalong-lalo na si Kay Brosas. Kasi before nga, kapag ka nagla-live show siya, stand-up comedian ito si Kay Brosas . Nagla-live show siya, talagang umiinom din siya ng alak during live shows. No? Live yun sa mga nanonood sa kanya sa mga bars, sa mga comedy bars. Kaya hindi na rin siguro bago ito para kay Kay Brosas. Tumuntua pa kayo ng mga tao kasi nagkaroon nga sila ng live concert ni Kay. Napakaganda ng boses ni Kay. Isa siya sa mga judges ng Tawag ng Tanghalan. Ayan! So, eto na nga. Uy, ito pa. Nakakalungkot ito ha. Kasi napanood ko talaga yung interview na itong artista na to. Kaya sa sikat din na host.
ng isang prestigiosong network. Ayan. Inamin ng aktor na si Baron Geisler na nasa hindi magandang estado ang relasyon nila ng kanyang asawa na si Jamie Evangelista. Kwento ni Baron, hinihiling kasi ng kanyang asawa na ipaanal o ipawalang visa na ang kanilang kasal. Oy! Nabatid kasing pansamantalang magkahiwalay ngayon si Baron at Jamie at kasalukuyan siyang nakatira sa bahay ng kanilang kasama sa fellowship. Aniya, kailangan niya kasing sumailalim mula sa recovery process na konsepto ng Alcoholics Anonymous na mayroong 12 guidelines matapos mauwi sa pagtatalo ang kanyang pagbalik sa pag-inom. Ayun, ito kasi si Jamie. Ano rin siya? Nakita kasi daw sila, ito ni Baron, sa doon na sa rehab. Na si Jamie, dati rin naman siyang alcoholic. Then talaga siya. Ngayon eh, dahil nga natulungan siya ng rehab na yon, parang inano niya yung sarili niya, dinedicate niya yung sarili niya para tulungan din yung mga nag-ongoing ng ano, ng process ng healing nga na yun, parang nga, hindi na sila maging alcoholic, ganyan. At doon niya nakilala ito si Baron. At alam niyyo guys ha, kapag napanood niyo yung interview na yon, na isang sikat na YouTuber din at artista, host din na yon. Pag napanood niyo, talaga nga namang makikita mo yung sincerity ni Baron Geisler na talagang nagbago na siya. No? Sabi nga niya, ipagkakita ko yung anak ko, na tinitignan ako, at karga ko siya. Kasi ito si Jamie, siya kasi Baron, may baby sila eh. Pag nakikita niya daw yung baby, talagang iniisip niya sa sarili niya na, buti na lang magaling na ako. Kasi ayokong makita ako ng anak ko, ayokong maging image ng anak ko, image ng daddy for her is yun nga, addict, alcoholic, ganyan. Ayaw niya. So gusto niya hanggat magkaroon siya ng magandang image sa anak niya or para sa anak niya or whatsoever. Pero ayun nga, gusto niya maging maganda ang image niya sa anak niya. Ayan, ganon! Ang tagal na brutumbo! So ay na nga, no, we are very sad for Baron dahil obviously nagsastruggle talaga siya sa ngayon dahil nga dito sa naging gulo nilang mag-asawa. Though hindi pa naman malinaw kung ano yung gulo, pero ang umano ay bumalik daw kasi itong si Baron Geisler sa pag-iinom. At talaga nga naman, siguro maaoy din ito si Baron eh, no? Maaoy din siguro ito si Baron, kaya talaga nagkaroon sila ng gulong mag-asawa. Pero ganun pa man, syempre we are praying na sana maayos pa. Kasi nga, Baron Geisler is known na talagang bad boy, talaga sa showbiz, di ba? Halos lahat ng roles niya, bad boy. And ito lang si Jamie talaga ang nagpatiklop sa kanya, nagpalambot sa kanya at kanilang baby. Kaya of course, we are praying na sana maging maayos sila para at least magtuloy-tuloy na yung recovery ni Baron. Kasi nga, sabi nga nila, pag mga ganito nga, pagkakataon sa buhay na mag-rehab ka, ganyan-ganyan, ang pinaka number one talaga na support mo is your family. At pag wala ang family, talagang hindi ka rin talaga makaka-recover sa pagpapagaling. Ayan! So, eto na nga isa pa. Oy, eto ha. Gustong-gusto niyo to. Dahil lang ngayon, viral pa rin ito sa TikTok. Nilinaw ng UP Maroons player at newbie actor na si Richie Rivero ang issue ng umano'y pag-like niya sa isang bikini photo ng isang TikToker. Sa isang Instagram story, ibinahagi ni Richie ang isang screenshot kung saan makikita ang pag-heart umano niya sa nasabing larawan. Paliwanag ni Richie, hindi niya ito gagawin at malinaw anyang edited ang picture at mas sexy aniya ang kanyang girlfriend kumpara sa babaeng nakasuot ng bikini. Mababatid na maging isang buwan nang magkasintahan si Richie at ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Oy, alam mo, ako personally nakita ko to, nag-trending to sa TikTok because ang inyo pong lingkod ay may TikTok account din, ano. Pero nakita ko to personally sa TikTok. Halata namang edited, be. Ano? Talaga nag-circulate lang talaga siya sa social media dahil nga etong mag-jowa nga Richie Rivero at ito si Andrea Brillantes. E talagang trending din naman ngayon. No? Kaya talagang mainit na mainit pa sila sa mata ng publiko. Pero gano'n pa man, ano, ikaw ba? Issue ba sa'yo kapag kanilike ng jowa mo yung picture ng iba pag hinart? Kasi wala namang ibang ano eh, wala namang ibang reaction doon sa TikTok eh, kundi heart lang. Pero issue ba yun sa'yo as a partner, as a girl? Siyempre doon sa may mga boyfriends dyan, hello ha? Issue po ba sa inyo kapag hinart or nilike ng partner ninyo yung post ng isang babae? No? For me kasi ha, for me, it's not an issue. Diba? Kasi
dapat nga maging proud ka pa eh, kasi may appreciation yung partner mo sa ibang girls, no? Wag lang i-message, be, ha? Bawal yung message-message. Okay lang like-like. Kasi ako, ha, myself, for sure naman yung mga girls out there, no? Nagla-like din naman tayo ng picture ng mga lalaking, ano eh, na pogi, tatang matipuno ang katawan, na minsan nga eh, nagko-comment-comment pa tayo, sinisend pa nga natin sa group chat ng mga kumakain natin eh, diba? May mga ganon din tayo, at sila, syempre may mga ganon din silang moments in life. Tao rin naman yan. Ang mahalaga, hindi nag-cheat sa'yo, be. Kasi for sure, etong mga artista na to, hindi rin naman sila, hindi ko alam ha, kasi may mga pagkakataon din naman na pumapatol. Pero ito nga, kumbaga, malayo sa realidad, no? Na pumatol itong mga artista nito. Most especially, kung katulad naman naman ni Blythe ang jowa mo, na talaga napakaganda at napaka-sexy, di ba nga naman? Ano ha? Isa si Blythe sa pinakamagagandang actress sa generation ngayon. So ayun na nga, ano? Ano patawarin niya na si Richie dahil hindi naman daw totoo? Ayan ha? So eto na nga, oy! Pero syempre, bago ako magpaalam, nais ko pong magpasalamat sa buong pamaruan ng DWIZ 882. Syempre, sa pangunguna na po ng aming boss, si Boss D. Edgar Cabahon, Team Isana Casino, Sir Cholo Baviera, Sir Tito Encarnacion, Sir Marvin Estigoy, kay Sir Bert Mosso, kay Sir Vic De Leon Nima, at syempre sa aming news director na si Ms. Judith Estrada Larino, at syempre sa mga umalili sa akin ngayong araw na ito, lalong-lalo na po sa poging-pogi na si Engineer Jeric Barreto. Susunod na programa, gawin ang tama kasama sa Direct Heidi Season. See you next week! Showbiz sa IZ!